the sacrament of reconciliation. Mamaya, i-discuss ko sa inyo kung bakit ba natin pumasok yung sacrament of reconciliation. Huwag naman ito, very familiar tayo yung sacrament of reconciliation kasi itinuturo natin yan sa mga voice communicants, itinuturo natin yan sa mga katagal ng kumpil, no? Hiyasa tayo para po sa content ng sacrament of reconciliation. Pero hayaan mo na pagsandahan natin. Mula kay Ezekiel 18:21-22, but he committed man turns away from all the sins he has committed, if people may refuse and does what is just and right, he will surely live. He will not die. Now, of the offenses he has committed will be remembered against him. Makakalimutan ng Diyos kapag kayo ay nagsisi sa inyong kasalanan. To sacrament of reconciliation, I am the light of the world. Whoever is following me will not walk in darkness, but he will have the light of night. John 8:12. So, kapag makita natin, mismo, kapag yung tao naghaharap, umisa na makita nito, sabihin nyo, kapag yung tao, hindi nyo may hindi nyo magbago nyo. Ano yung isang pwede nito sa kanya? Mag-umpisa ka. Kasi hindi mo makita yung daan. Baka kaya hindi mo makita yung daan. Puno-puno ka ng nalilipan. But the sacrament of reconciliation ay iwanan. Ano ba? Those who are willing to need a physician for the sick to ay inandang to all the righteous but sinners. Isang patuloy ng pakagaya ng Diyos. Mark 2:17. It corrupts yung buong kasalanan. All that is good and noble in us. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. According to Colossians, no? Ay ito ay kapag tayo ay nagkakasala, yun ang ating Diyos. Genesis 3:10, I hid you in the gardens and was afraid because I was naked. So I did. Sin separates us from God's friendship. Sin leads us to spiritual death. Medyo maling po ang death. According to Revelations, then I saw a great white throne, and him who was seated on it, heard his cry fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, it is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as they ordered in the books. The same came out the dead that were in it, and then Hades came out the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Sinasabi ng Purito, na magagawa natin sa book of Revelation, na yung mga hindi nakasama sa susulat sa libro ng buhay,
sibangin sila ay namuhay sa mag-aasa. We must also remember na the sacrament of the baby ay dalawa. Akala natin yung sacrament of the baby ay yun lang po anointing of the sea. Dalawa po yung sacrament of penance or the sacrament of reconciliation. Mas sinama po ngayon reconciliation kasi may pagkasundo tayo sa Diyos. And the sacrament of anointing. So, bahagi ko na kung saan ay ito yung patuloy natin pagtuturo. Lalo na sa mga may sakit, yung mga hindi na makapagsimpa na magpapahin ng Santo Olyo. Yung pong magpapahin ng Santo Olyo, kung doon siya may kasama na rin yung confession. So, pero ito yung sacrament of healing. Kasi kung isa na kapag sinabi natin yung sacrament of reconciliation, makamatay ka na. Yun po ay lumang kaisipan. Kaya sa natin, therefore, unlearn. Kabahagi yun ng ating pinakainan ni unlearn na kapag nagpapatapak ng pari, kapag nagpapahin na lang isip para lamang doon sa mga matay, isa yung sinakainan natin ni unlearn. Na yung tao ang mamatay, magpatawag ka man ng pari o hindi. Pero kapag nagpatawag ng pari, ang maliwala na kung saan ay ibinibigay mo ang tao nito sa pangalala ng Diyos. Para sila yung mamagaling. Sin it us to spiritual darkness. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. John, first letter of John, chapter 2, verse 9 and 11. So, kung niyo pong maalala, sabi ko nga po kanina, no? Na kung sacramento of reconciliation ay ang sacramento ng liwala, kasalanan naman ay spiritual darkness. So why do we need the sacrament of reconciliation? Only God brings through forgiveness and peace. Only God can bring through forgiveness and peace. Alam nyo, isa sa pinag-usapan ng Amen ay kapayapaan. Kahit ako ilang armas, kahit ako ilang barko, mayroon tayo. Kahit ako ilang machine gun meron tayo, hindi tayo makakaroon ng kapayapaan kapag wala ang Diyos. Kapag wala ang Diyos. Dapat ang Diyos dapat magbibigay ng kapayapaan at forgiveness. So mga pagkabalo niya sa John 14, verse 7, Matthew 11, 28. Sin is a heavy burden. Ito mga basa sa akin. Sa heavy burden. Let us not become weary in doing good. For the proper time is to reap the harvest in the kingdom of God. Galatians 6:9. Galatians 6:9. The sacrament of reconciliation is an invitation to conversion. Turn around about forgiveness, a spiritual U-turn. Conversion. So alam naman natin kung tayo pinakailangan ng pagbabalik loob.
tinuturo natin sa mga bata ang mga ano kailangan desire, thirst for God. Eh, hindi mo mababago ang tao kapag wala pagkauhaw sa Diyos. Kinakailangan mo na yung pagkauhaw sa Diyos para natin makita yung pagbabago. Hindi na po resolution. Kasi ito may resolution. But there is no desire for God. Wala. So, may nakailangan ko yung dalawa niyo. Desire for God and resolution. Interior conversion is expressed in our concrete signs and actions. Ano yun? Fasting and thanksgiving. So kaya ang bahagi ng mismo sa sakramento ng reconciliation, mayroon tayo pinagawa ng parusa. Pero hindi lang siya na dapat ito. Reaching out to people, defending justice and right, reading the scriptures, so marami tayong tawag sa sacramento of reconciliation. Confession, penance, forgiveness, healing. So ito yung essential ng sacraments. No? Mayroon contrition, may resolution, a firm desire na to offer God through sinful behavior. The enumeration of our sins, kung may nakailangan ito meron nyo, yung mayroong kasalanan, kaya meron tayo examination of causes, penance, making amends, a person that caused confession to threaten the life of another is not making a confession. He or she is making a threat. The priest is not bound in this case to keep the seal of confession. Di mga pagkakatao. Ako may nang sinasabi na, ipinupas mo yung seal of confession. So pag itinan mo yung seal ko, kung saan naman ako ng mga pare. Kung ano yung bawa yun, may nang umpisa sa akin, parang papatay ko yan. Eh, mayroon tayo sa iyong confession. Ako, hindi ako pa na hindi ko pwede sabihin pa kayo. He is making a threat. He is not making a confession. So, anong ba gagawin ko? Nasabihin ko ba ako sa tao na ang papatay ka? May papatay siya ko hindi. Kasi may sino confession. Sinasabi ko na ako ay wala akong pananaguta. Hindi ko sinisira yung sa'yo confession. Bakit? Kasi yun ay pagpatay. Ang confession is to make us holy, not to make us at home, not to make us sinners. So, dapat kasi kung talaga na ako isa ba, parang papatay ko yun. Abay, kung isa ka dapat yung sabihin ko yun. Abay, hindi ka dapat na, hindi mo dapat ito matuluyan. Contrition, real interior sorrow and repentance for one's sin. Dalawang, perfect and tsaka imperfect contrition. Yung po, perfect completion, sorrow out of true love for God. Yung imperfect completion, sorrow out for eternal punishment. So ito lang ang gawa ng pagpapatalan ng sisisi. Natatakot ako sa impyerno. Pero dapat, ang perfect completion ay ano, mas malaki.
Jodha naman ang tingin ng presyo. Naumpisa naman tayo. So, sa magkiritin tayo, so, kung makapag-umpisa kayo bago mag-trip, no? Ay sana ako ay mas maganda. Kung hindi pa naman, susukuman ko pupunta ko sa inyong itin para mag-umpisa. So, this closure of our sins to the minister, kinakailangan sa minister natin yung ating kasalanan. Alam niyo, kumisa tayo ng pagsabi ng kasalanan, pero bahagi mo yun ako sa makita natin yung pagpapago ng tao kapag natin sinasabi yung ating kasalanan. So, may examination of conscience. Kaya kumisa na pangalan ba yung examination of conscience. Kapos ko at our sins and inventory of our lives at honest inspection of the way we live, an essential component in the preparation for the sacrament of reconciliation. So, napakalang ang reconciliation of conscience. Sabi nga po, ay tayo ay nagkaroon ng reconciliation of conscience tuwing kailangan. Every night. Kaya ang pag-asapan natin yung examination of conscience at saka examen of consciousness. No? Kung yung makalala, nabigyan natin ang proceed. No? Yung examination of conscience at examen of consciousness. Ang sabi ko nga, no? Ay bagaman yung obligation ng natin na umpisa, ay ilang beses sa loob ng isang taon? Isa, yun ang obligasyon natin. No? Yun ay mapagwala kasalanan mortal. Kapag may kasalanan mortal, kailan ba ito ang pangusal? Ha? As soon as possible. Asa, kagad-agad. No? So, yung sabi nga natin, yung ating paris, at least mayroon dalawang beses yung pag-umpisa sa loob ng isang taon. Umpisa lang tayo ng spring, Lent and season, Advent and season. So, at least malama mo, ay tayo bilang mga tinisa at wala tayo sa malaki na is. At least, so, yung sabihin na ang pinakamahina, dalawa, kahit na siguro ako sa pinapit, wala nang isa naman. Pero kahit na hindi, ano yung umpisa mo? Binyas eh. Hindi yung umpisa mo yung binyas eh. Sino sa inyo ang masalaman ng panalangin? Pero ba sa inyo may mga masalaman ng panalangin? Oo. Tuwing dapat may nangin mo umpisa. Oo, every month. Oo. Every month kayo dapat mo umpisa. Mga kusutan ng panalangin. So, pero kung natin kalimutan na yung pag-umpisa, ay ano? Ay, paglilinis ng ating sarili. Kung nalaman ka, kasi mahal natin ang Diyos. Kaya natin parangyan ang ating sarili. Hindi naman, kasi gusto niya humingi ng tawad sa Diyos. Yun nga ang makita natin. Kasi ang tao sa daigdig na ito, tayo lahat, kasi tayo ang ating tao, lahat tayo ay nagkakasala sa Diyos. Sino ba sa inyo hindi nagkakasala sa Diyos? Mayroon ba sa inyo nagkakasala, hindi nagkakasala sa Diyos? Kung wala sa inyo hindi nagkakasala sa Diyos, yung pagkagawa ko kayo ng parusa. At aking, ako mismo maghihila sa buong San Pedro. No? At kayo ang inalagay ko sa gitna. No? So lahat ay nagkakasala. No?
Kaya, may instant appreciation kung paano kayo nakakasala kung hindi. Ano yung problema? Hindi, tungkol ka naman, kung tao, wala ka nang umpisa, mas makasala. Hindi. Kaya yung tao nyo nang umpisa kasi pa, gusto niyo magbalik ko sa Diyos. Hindi mo yung sumakal kung ang tao na yung makasalanan. Ano yun? Sumakal nyo ng Holiness. Hindi yung sumakal kung ang yung makasalanan. Kasi yung bahay, ang tao na nito ay kaya ang mga ng palagi sa kumpisala kasi bahay, gusto niyang linisin ang kanyang sarili. No? Yun ang dapat natin paguhin. No? Yung kinakailangan natin i-unlearn. Kasi di ba, isang makasalanan niya, kaya pag natin ang kumpisala, no? Tayo na ba tayo natin umamit kasi nakikita ng tao, ang kumpisala na naman. No? Ang kumpisala ka sa pagkakas ikaw ay makasalala. Ngunit dahil nais mo lumapit sa Diyos. Nais mo ipakita ang iyong pagmamahal. Satisfaction. The repair of the numbness caused by sin. So it involves penance. Making amends. Pagtatama. Pagtatama. So, amen. So, yeah, maybe for what we go wrong. So, patutawa. So, absolution. So ito yung sinabi niya doon sa isa makasalala. Peace be with you. As the Father sent me, I am sending you. And with that, the bread of them said, receive our spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. John 20, verse 21 to 23. So, kumisang tinatanong kung saan yung pasiyama ng question, John 20, 21 to 23. John 20, 21 to 23. So, yan po. Kasi sinabi ni Jesus na ang pinatawag mo sa inyong mga kasalanan ay pinatawag na lang. John 20, 21 to 22. Puro 2. John 20, 21 to 23. John 20, 21 to 23. So in general, alam nila naman ang mga teams, receive the sacrament of offense back to God. Make an estimation of causes before coming to confession. Sabi, before coming to bed, make an examination of causes. Make an honest confession. Do not exaggerate your sins. Do not talk about others in the confession. Do not mention any names. Do not avoid confessing certain sins of the sin. Out of shame. So, huwag na kayo kumulit ng kasalanan ng iba. Kung isang experience ko ay bago makwento niya yung kanyang kasalanan, ay nagkwento na niya yung kasalanan ng kanyang kapitbahay. Dahil ang isang sabi ko ay, oh, ano kasalanan mo dyan? Ang bakit ang tao ko? Yung nang pala, yung nang pala yung kanyang kasalanan, no? Nagaling siya. Pero
pero na-invent na niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang kapitbahay. Hindi ko lang masabi na, ayun mo, nakakagaling ka. So, trust in God's mercy. Kaya ako po magusin po, iahayin ko ito sa darating na ako sa Jubilee Year of Mercy. Continue your penance with a contrite, joyful heart. Give thanks, Almighty God, for your ending mercy of God. Pray for the repentant hearts of the heart of the sin. Ask the Lord to give His grace to life, to live a life worthy of the gospel. So, magpasalamat ka sapagkat ikaw ay pinatawag ng Diyos. Imanalangin ko rin ang mga tao wala pagsisisi sa kanilang pagkabuhay. Yung mga uncontrite heart, ipagdarasal din natin sila. Bakit? Kasi ng mga tao ano, na hindi nila naman ang awa ng Diyos. Kaya rin sila mismo hindi humihingi ng awa. So, they do not believe in mercy. They do not believe in God's mercy. Now, sila'y pwede baguhin ng Diyos. Ayaw na niwala tayo, patay tayo baguhin ng Diyos. So, ito mo malamit ang buhay ng Diyos sa confession, ay review lang, no? Siguro may tatanong natin, ano ka umayan mo sa sigwa, sa hero ng buho? No, sa hero ng buho. Kasi ang bakit ako natin kinakailangan ng reconciliation sa year of the poor. Kasi maraming tayong pagkakasal. Dapat makikita ko natin kapag talagang napapagpapit inaya natin ang taon ng mga tumba, maraming tayong pagpapagpapit na makikita ko natin na yung tumulang natin na we really need God's mercy. Yun yung higit na mahalaga. Kung isa naman, nakikita ka na lang, ano yung kailangan ko? Baby ka ba po, as material po. But not materially, but not spiritually po. Not spiritually po. Nalala ko rin si Father Rato, sabi ni Father Rato, tatukuri daw ng mukha kapag pinag-usapan ng mukha, kapag pinag-usapan ng mga nangihirap. Ano yung tatlo nyo? Yung the poor to be accepted. Ang karupaan na dapat natanggapin. May mga karupaan na dapat natanggapin. Ang kahirapan na dapat natanggapin. Katulad ng halimbawa ng ano? Yung karupaan na dapat natanggapin. Ay, ano sa isang pangalan na kapatid nila? Ano yung pangalan?
mahirap yung plan, ang gifted mo, ang obispo yung gifted mo, bakit? Wala kami ng mga obispo. Wala kami ng mga. Kaya yung gifts ay pwede maging kalmate. So, here we go. There are who to be accepted. May karunungan.